yung tanong kay Mayor, para kanino siya nagpapabata? Dahil twice na sinabi yun kanina. Yung pala, para saan? Para sa mga proyekto niya, dahil ang gaganda ng mga susunod. I can't wait. Pero eto, can't wait na rin magtanong si Tito Don Don Celmino ng Abante. Meron siyang questions po para kay Mayor Herbert. Go ahead, Tito Don Don! Yeah, MJ, hi, magandang hapon. Pero MJ, hindi ako naniniwala kay Mayor na nagpapapayos. Nagpapapayos ng katawan para sa kanyang trabaho. For sure, oh, meron. Ikaw mo rin, Tito Don Don. Oh, Diyos ko, kilala ko yan, ano, mula si that, nakaraan, present, hanggang future, kilala ko siya. So, hindi ako naniniwala na para sa mga project ang kanyang pagpapaganda ng katawan. Para ko naman. But anyways, mamaya na yun, Miss Tech. Ano na muna tayo? Since hindi naman nalalayo ang kagwapuhan yun ni McCoy, di ba? Yung personality, of course, parang nakikita mo rin yung sarili mo sa kanya kahit papano, masayahin. Hindi naman mataas din ang sense of humor. Pero kung ikaw, Mayor, meron kang ipapamana sa kanya since mag-ama naman kayo sa dito, anong pwede mong ipamana kay McCoy? Not material, kung siguro yung nakaraan mo, past mo, experience mo. Kasi syempre, punong-puno ka na ng wisdom. Oh, well, hindi naman punong-puno, nakatulad di Boss Vic. Mas marami yun. Mas puno si Boss Vic. Parang ang wisdom, pag sinabi sa yung wisdom, parang dapat maraming pinagdaan ng babae. Ganun ba yun? Well, hindi naman. I mean, when I say Boss Vic naman, baka mag-alsa si Boss. Sa kikinig si Vincent at si Veronique. Ang natutunan ko kay Boss Vic yung succession theory niya sa mga anak niya hanggang sa apo niya, yung pagmamanage ng isang negosyo, di ba? Si McCoy, negosyante. Si McCoy merong leadership kasi nung estudyante siya president ng class niya. Tagapagtanggol ng mga bully. Well, minsan siya yung nambubuli, pero tagapagtanggol mo na nambubuli. Very athletic. Ibig sabihin nun, meron siyang disiplina. I remember very distinctly kasi puro mga, siyempre, yung mga nangyari sa buhay ko, medyo dramatic din naman. Basta sinabi ko lang sa niya, always remain to be gentleman. Kailangan gentleman. Sa lahat ng bagay, whether sa relasyon, sa actuations mo, sa pagsasalita mo, sa pagkilos mo. There are times na magsasnap ka, pero always, pag nagsnap ko, balik mo agad na, teka muna, I have to present myself as a very gentlemanly person. So yun yung in-impart ko sa kanya. And I think, meron naman si McCoy ng mga traits na nabanggit ko earlier, at meron din naman siya sa pagiging gentleman niya. Kasi in fact, pag pinag-uusapan namin yung nakaraan niya, wag na niyang sabi niya, wag na natin pag-usapan yung nakaraan dahil meron akong kasalukuyan. You know. Yeah. pasok. Ay, salamat. Pero nakarelate ka ba sa kanya? Nakarelate ba kayo sa isa't isa? Nakita ko yung sarili ko sa kanya. Except that talagang at his age, iba yung naging karanasan ko sa karanasan niya ngayon eh. Parang mas disente siya. Ibig sabihin, hindi naman. Hindi ko naman sinasabi hindi ako disente. Kaya lang, parang mas enjoy ko yung life ko kesa doon sa ini-enjoy niya rin yung life niya. Okay, hindi natin masabi, Mayor, bata pa si Mako. Mali, tsaka medyo mas sikreto rin yan. Hindi katulad mo, parang lantay ko ang public ang buhay mo. Diba? Talagang alam ng lahat. Si Mako, swerte siya dahil mas maraming artista ngayon hindi mas natututukan, pero malay natin maraming ano yan. Tama, marami rin. Pero ikaw, McCoy, anong gusto mong tularan naman or ma-achieve na na-achieve ni Mayor? Masabi ko, ang dami na eh. Ang dami nang na kay Mayor. Pero gusto ko pa matutukan. Pero marami siyang magandang katangian. Pero yung the way niya paano i-handle yung mga tao, like sa mga okasyon, yun, paano niya, alam niya kung kailan siya bibigyan ng tulong. Kasi alam niya, lagi niya sinasabi sa amin, pag kailangan ka, sabihin mo lang. Ganun siya. Kumbaga, masarap sa feeling ng ganun na meron ka palagi may tutulong, di ba? Mm-hmm. Tapos, the way siya magsalita, wisdom po, ito, honestly, the way siya
deliver ng mga words with wisdom talaga, ng punong-puno. At genuine po talaga. Kaya yun, siguro yung mas leadership, yung may sinasabi si Mayor na leadership sa akin, siguro mas meron pa siya na gusto ko rin ma-attain someday. Ayun. Yung charisma ba sa babae, gusto mo rin mamanak? Hindi ko na nabanggit eh, kasi hindi ko na sa leadership din na yan. Hindi ko na dinayan. Oh, yun nga, yun lang yung tanong ko, kasi iba, iba ang charm ni Mayor, no, sa babae. Ikaw ba? Aminin natin, di ba kayo nagkakalayo ng height, ng heels, so... So, yung charisma ba sa babae ni Mayor, lalo nung medyo bata-batang ano, nasa 20s, 30s? Si Mayor kasi pagka sa ganyan, hindi niya kailangan ng abs, alam mo, hindi niya kailangan ng... The way, eh, ito, yun lang siya, yung siya lang, yun na. Hindi ko na matuloy. hindi niya naman kailangan ng abs talaga para ano, di ba? Para maka-attract para sa iba pang mga kababaihan. Dahil I'm sure sobrang lapitin yun ng dalawa. Pero thank you so much, Tito Dondon, for your questions. And before we move, thank you Tito Dondon again. Eto, before tayo mag-move on, reminder lang po sa mga kasamahan natin sa press na to limit questions to 2 para po makapagbigay daan para sa iba po pong magtatanong. And next up, we have birthday girl balita ko si Tita Erlinda Rapadas from Bulgar. Tita Erlinda, happy birthday! Nakamute ka pa, Tita! Ayan. Ayan. Go, Tita, happy birthday po! Go ahead sa questions niyo po. Namute po kayo ulit! Ayan na. Ah, isa pa, Tita. Okay na, MJ? Ayun. Ayan na, okay na, okay na po. Go, go, go! Kay Mayor Bistek. Mayor. Gusto po. Hindi ko napanood yung unang puto. No? Hindi ka dun superhero. Fantasy lang yon. Hindi ka superhero dun sa una. Well, yung una. Hindi siya superhero pero may power siya because of yung mga duwende. Okay. So may mga fantasy, may mga ano yun. And si Leroy. Ngayon, marami nagtatanong. Nag-artista na rin kasi yung si Harvey. Bakit hindi mo kinonsider na kunin, kumbaga isama diyan dito sa sequel ng Puto? Kumbaga para na-train siya sa mga style mo sa mga comedy. Hello, Ate Linda, happy birthday po. Maraming salamat. Ano siya eh, below 18 years old, siya hindi siya makapagtrabaho kagad. Okay. Tsaka nasa Star Magic siya, ang Star Magic ang nagmamanage sa kanya. So, although meron siyang gagawin ngayon na hopefully gawin na ituloy ng Star Magic for him. No? So, I hope na magkaroon na siya ng trabaho soon. And then, si Reyes naman na taga Viva, may gagawin niyang project naman sa Viva. Hopefully, masimula na nila yun by next month. No? Mm-hmm. Yeah. So, sa mga ginawa mo na superhero ka, Commander Bawang, tsaka iba pa, kanino mo, anong gusto mo na ipasa kay Harvey kung sakasakali na i-remake niya? Well, ang gusto ko, Ninja Kids para sa kanya. Kasi he's turning 18. Nung ginawa ko yung Ninja Kids, 17 years old ako or 18. Hindi, yung mga 18, 19 years old ako. So, sakto sa kanya yun. Pito sila. So, it's a group. So, walang nakawan na eksena. Kung meron man, at least meron silang kanya-kanyang mga identities. Para mag-shine sila pare-pareho. So yun. May posibilidad na pwede niyang gawin yan in the future, itong tatutunod na taon. Well, hopefully, kasi nakita ko sa lineup ng Viva, gusto nilang gawing series nga yung Ninja Kids. No? So, okay. I hope Viva considers my son na si Harvey. Mm-hmm. For that one. Last question, Mayor. Lapit na naman ang 2022. May plano ka pa ba ulit na pumasok sa political arena? Dahil may clamor sa iyo, marami ka pa ring supporters, maraming naghahanap sa iyo sa iyong leadership. May plano bang ganyan? Well, hinahanap-hanap ko rin sila. Hindi lang ako sa whatever, may pag-uusap, may negosasyon. Basta malalaman na lang natin soon.
Malapit na September, di ba? Kailangan, hanggang kailan ka mag-decide kung ano? Just in case. Para at least, alam na, alam ng mga supporters mo. Layo pa naman yan, Ate Linda. Siguro within the next few months, malalaman na natin. In the meantime ngayon, puto muna tayo, puto. Okay, sa June 18 na po. Okay. Good luck. Good luck, Mayor. Thank you. Thank you, Ate Linda. Naman. Yeah. Thank you po. Happy birthday. Ay, and ang susunod po natin, ano, si Dante Lagana para sa mga katanungan niya from Balita. Go right ahead. Go, sir. Hello. Hi, everyone. Hello, congrats sa pagkaserye na may pagka-comedy na puto. Hi, Mayor Herbert. Ikaw po yung tatanungin ko po. Ngayon active ka na sa showbiz ulit. Sa dami na iyong naging kaparehang mga babae, mapapelikula o mapa-TV, sino yung namimiss mo at gusto mo uling makatrabaho at bakit? Please name a few. A few? Ibig sabihin, marami. Mga ilan lang po. But definitely si Lea Salonga. I've made about 3 or 4 movies with her. So yun, no? Si Lea. Of course, si Ruby, nasa abro na si Ruby. Eh. So, nasa under Viva Films din naman si Ruby. Siyempre, yung grupo ng Bagets, gusto kong makasama. Under Viva rin yun. Kasi, di ba, nag-reunion yung friends kahit na interview lang yun. But I think, dapat gawin na namin yung Bagets. Sabi nga ni Raymond, dapat gawin na natin yung Bagets kasi baka mga naka-wheelchair na tayo bago pa natin i-reprise yung pelikula na yan, sabi niya. So hopefully, we'll be able to do that. Para sa akin, yung question mo, I would rather talk about the present. No? Pagkatapos ng term ko as mayor noong 2019, magkasunod-sunod yung projects and I'm very thankful sa Star Cinema at sa ABS-CBN dahil sa immediately after my term, nakagawa agad ako ng City Red Shoes kung saan kasama ko yung gold squad, sila Francine Diaz, sila Kyle Chari. And then a few months thereafter, natapos namin yung movie na yun, ginawa namin yung Make It With You with Liz Ken, Liza Soberano, and Enrique Hill, no? Directed by Direct Cathy. And then after that, nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemic. During the pandemic, nakagawa rin ako ng The House Arrest of Us. No? Andun naman yung box office queen na si Catherine Bernardo at si Daniel, no? Si DJ. And now, I'm also again very thankful because ito naman yung the best of Viva, no? Andiyan si McCoy De Leon. So I think I'm very thankful for having that opportunity to have worked with the top actors and actresses of the century, no? At least for this decade. And pasalamat ako sa mga nabanggit kong productions. Pasalamat din ako dito sa inyo. Tsaka now, isa sa mga gusto ko talaga magawa is makatrabaho yung mga bagong direktor. So, sa Silly Regis na kasama ko doon si James Mayo, and then si Direk Cathy, at saka si Direk May, as dito si Direk Richard doon sa The House Arrest of Us, as ngayon si Direk Rain. And talking to Direk Rain, though briefly, I can see that, you know, he has a very good vision of a movie. He really wants comedy, but I think he can also do drama and action. And, you know, director, you can actually do a lot. But, you know, his focus now is just, you know, focus on comedy and perhaps fantasy. But I know, you know, as he moves forward, pwede naman yung pagsama-samahin lahat yung action, comedy, tsaka drama. And that's what we did here in Puto. Mapapanood niyo po yan in the next several weeks dito sa TV5, starting June 19. Thank you, Mayor. Ang tanong ko naman next ay kay McCoy. Hello po, magandang araw po. Hi, McCoy. Can you share with us
yung ano daw mga bagay ang natutunan mo itong pandemic? Natutunan ko ngayong pandemic, napakarami po. Una-una, magtipid. Pasalamat sa Diyos at pahalagan kung sino yung nandyan. Dami po po. Pero ngayon, impresent ko. Itong trabaho na to, maging grateful at thankful kasi may trabaho ngayon pandemic. Yun lang naman po. Sobrang daming kung pwedeng sabihin siguro, ayun ang isa sa bida na reason na pwede ko masabi. Itong puto, itong work na to, thankful po ako. Ayan. Okay, thank you, McCoy. Salamat din. Thank you po, sir. Sa mga katanungan ninyo, ito po, may tanong para sa atin from Pika Pika, Miss Anna Pingol in the house. Hi, madam. Go, go, go. Hi, May. Hi, everyone. Mayor. Hello po, Miss Anna. Anna, kamusta? Okay naman, Mayor. Mayor, kinailangan mo bang panoorin yung original photo? At saka, kasi uso din ngayon yung nagtotrowback talaga yung mga streaming apps eh. Napapanood mo yung mga luma mo at ano reaction mo? Yeah, napanood ko siya. In fact, ni-remaster pa nga yata ng Viva. So sabi ko, well, the effects was very 80s, di ba? I mean, yun talaga yung that's what you can give. No? Ang storya was about bullying. No? So ngayon, binibigay pa rin natin na marami pa rin bullying issues. No? Yung struggle ng isang pamilya na hanggang ngayon, marami pa rin naman nagsistruggle na families. No? Especially now during the pandemic. I think it is still as relevant as it was 30 plus years ago and it is still relevant today. Yung mga pasaring sa gobyerno, binibitawan yun nila Elvis Travolta Boy George, no? Kasi may binabasa silang mga constitution na nasasabi sa batas, huwag aabusuhin yung kapangyarihan, ganito, kailangan. I mean, hindi galing sa kay Puto at that time, kundi galing doon sa tatlong duwende nagbibigay ng guidance doon kay Puto. So similarly, ganun din dito. Meron din tayong tatlong Beckys na nagbabasa rin, especially si TJ, hindi siya Becky. Si TJ ang nagbabasa. Siya naman yung belated happy birthday, TJ! Siya naman yung TJ, happy birthday. Siya naman yung nagbibigay ng lesson, nagpapaaral, nagbibigay ng nararapat para sa power naman ni Uno. So, I think that I had to watch talaga yung nakaraang movie so that I can relate myself as the father of Uno. Well, actually, yung pinapod ko yung sarili ko, hindi ako natatawa sa sarili ko. Ha? Ginawa ko yun? Holy shit. Napapaganoon ako eh. Parang... So, well, it was a hit. No? It was a super hit that when that movie was shown. And maraming salamat sa mga nanood ng mga panahon na yun. Except kay Ate Linda dahil hindi niya napanood daw. So, yun, and that's the reason why we're doing Puto now is because it was really a hit of Viva. One of the top hits of the 80s. Thank you. Kay McCoy naman, McCoy, ikaw, nung binigay sa'yo yung project na to, nagkumahog ka bang i-research si Mayor? Parang... Yes, syempre. Of course po, kasi need yun, kailangan yun. Pero... yung hindi ko palang sinesearch si Mayor, nakilala ko na siya na simple, mabait, na lagi ko nababalit. Pero nung yung gagawin ko na yung Puto, lahat ng pwede kong makita sa kanya na pwedeng ma-adapt bilang anak, syempre, inaral ko. Kaya, at wala naman akong nabasa or something na sagap na hindi maayos na, alam mo yun, hindi maayos na. Lahat magandang katangian na nababasa ko. Sa Puto naman, meron, sobrang, sabi ko nga, nahilig ko sa lumang comedy dati talaga. Yung mga jokes, mga slapsticks na comedy, the best sa akin. Kaya, yun, medyo nadalian naman po ako na
maaral po yun. Last na lang, can you rate your comedy? Kumusta ang pagko-comedy mo? Sorry po. Kumusta ang pagko-comedy mo sa tingin mo? Ayun ang sabi namin ni Direk. Sobrang laking tulong talaga ni Direk Rain. Siyempre, ni tatay, technically, pag-technical, Direk Rain, nandyan talaga. Pagdating sa comedy. Pag sa puso, comedy, nandyan si tatay, tatay Herbert. Kaya, nabuo nila yon, nabuo nila yung uno hanggang sa huli. Nung first, aminin ko, nung first cycle namin, medyo, alam, kinakapa talaga yung pagiging komedyante. Pero, kailangan mo sa puso eh. Kahit di mo buhay magiging komedyante. Pero in the long run, in progress, sobrang na-enjoy ko po. Okay, thank you. Good luck. Thank you po. Thank you sa mga katanungan. And next, eto na po, babasahin ko na yung katanungan ng iba pa nating kapatid sa press. Si Sir Noel Asinas, no, from Filipino Mirror. Ang tanong niya para kay Direk Rain nga at connected din doon. Sabi nga niya, Direk Rain, bakit daw perfect as uno si McCoy De Leon sa lead role na ito? Bakit po? Okay. Actually, si McCoy, parehas kaming mapuwan niyan. So, before pa, I don't know, siguro sa mga short films ko pa, kinukuha ko na yan, kaya lang, suplado pa kasi siya nun. Hindi lang nagkataon. May bangga lang. So, hindi ko siya naka-work. Then, sabi ko nga, cut to ngayon, nakakatawa, sinasabi ko sa kanya, alam ba, Makoy, dati, kinukuha talaga kitang actor nung sa mapuwa pa, ganyan. Ako kasi ang nakikita ko for uno kasi talaga is yung tipong parang Ryan Reynolds, no. Guwapo pero kaya magpatawa, no. Charming ganyan. And I think si McCoy yung pinaka perfect for now for this role, no. Kasi syempre, hindi naman may kakaila, guwapo siya, no. Matinik, kumbaga. At the same time, meron siyang I think ang tawag ko kasi sa comedy niya parang ano eh, yun nga, parang nasa lubang kulo, no. So, parang may mga one hit ano siya, mga one hit punchline talaga na talagang laugh trip talaga. So I think yun yung reason. Pangalawa, ito late ko na lang na discover pero sobrang passionate si McCoy dun sa kanyang character, no? Kasi to be honest, yun yung kinakaba ko nung una eh, na baka mamaya, I mean, sorry McCoy, pero parang baka pa-pogi, pa-cute lang, ganyan. Yes, yes. Pero natuwa ako kasi talagang inaaral niya yung character. At hindi yun dahil pinupush ko lang siya or dahil pinupush siya ng cast or sino man. Siya mismo, on his own, nire-review niya talaga. And nakakatuwa kasi si Uno, yung character niya is hybrid talaga ng iba-ibang perspective, no? Na-mention nga ni McCoy, nanggaling yung puso kay Mayor, nanggaling yung comedy sa akin, at si Uno, meron siyang ibang binibigay na flavor. So, yun, nakakatawa. Kasi, wala na akong maisip na ibang babagay na Uno na actor ngayon dahil sa ginawang performance ni McCoy. Yun po. Alright. Grabe, ang bigat, Ryan Reynolds. Ibang klase.